yung ancestral house niyo, Ate Lena. Sayang at walang nakatira. Oo nga, Sophie. Maganda pa rin naman itong bahay. Mabuti na lang at regular na pinapalinis ito ng mama ko. Mabuti at dito na lang tayo tumuloy ngayong naisipan natin magbakasyon, no? Ginagawa na nga lang namin itong bakasyonan eh. Kapag may mga kamag-anak kami na nasa ibang lugar, tapos gustong umuwi dito, dito na lang tumutuloy kesa mag-hotel pa. Tama, Ate Lena. Kahit luma na itong bahay, dapat talagang ipalinis palagi dahil baka magmukha na itong haunted house kung mapapabayaan. Lalo na't walang nakatira dito. Oy, Ethan, dapat magbakasyon ka ng madalas dito. Total, magpinsan naman kayo ni Ate Lena. Kayo na mag-initiate sa ibang kamag-anak niyo na pumasyal naman lagi dito. Oh, Lena, saan kwarto ba tayo matutulog? Magpahinga muna tayo, napagod ako sa biyahe. Maghihiwalay pa ba tayong apat ng kwarto, Mark? Pwede naman tayo magsama-sama sa master's bedroom. Malaki yung kwartong yun. Tama si Ate Lena. Sama-sama na lang tayong apat sa isang kwarto. Uy, wala tayong privacy, Sophie. Che, tumigil ka nga, Ethan. Alam ko iniisip mo. Sorry ka dahil hindi mo ako maiisahan. Ito naman, oh. Girlfriend naman kita. Naku, Ethan. Isusumbong talaga kita sa mama mo. Puro kakalukohan. Ganito na lang. Kami ni Sophie sa isang room, kayo naman ni Mark sa isa pang room. Grabe naman! Pati ako nananahimik dito na damay. Mag-enjoy pa ako sa bakasyon to kung si Ethan ang kasama ko sa kwarto. Basta, yun ang final decision. Magkasama sa room ang mga babae, magkasama sa isa pang room ang mga lalaki. Ay, ano ba yan? Tulog muna ako, Ethan. Kung gagala kayong tatlo, huwanan nyo nalang ako rito. Babawi nalang ako sa gala bukas. Di na. Matutulog na lang din muna ako. Oh, don't tell me natatabi ka sa akin sa igaan. Ayoko na may katabi. Don't tell me na dito mo ako patutulugin sa sahig. Aba, kung sa sahig ako matutulog, lilipat na lang ako ng kwarto. Total, may bakanting kwarto pa naman eh. Ay, tama. Sa isang kwarto na lang ako, para may privacy. Mabuti pa nga. O siya, sige, lumipat ka na ng kwarto. Bahay niyo naman to eh. Oh, Ethan, ba't ka nandito? Sasabihin ko lang kay Ate Lena na lumipat ako dun sa isang bakanting kwarto. Bakit? Eh kasi magaling mong boyfriend eh. Sa sahig yata ako balak patulugin. Ayaw daw niya nang may katabi sa higaan. Oo, eh di dun ka na nga sa isang kwarto. Sophie, dun tayo. Ayoko nga, Ethan. Ito talaga, oh, ipipilit ang gusto. Ethan, huwag ka nga makulit. Okay na, okay na. Babaka sakali lang naman ako eh. Ate Lena, pupunta ba tayo sa bayan? Wala tayong kakainin dito. Oo, Sophie. Maliligo lang ako tapos lalakad na tayo, ha? Uy, sandali. Sasama ako. Iwanan na lang natin dito mag-isa yung boyfriend mo, Ate Lena. Tulog na siya, eh. Hayaan mo yun. Kung hindi sasama, kanina pa yung nagre-reklamo sa akin na napagod na daw siya, eh. O siya. Babalik na ako sa kwarto ko. Doon na muna ako maliligo. May sariling banyo naman doon. Sophie, tulungan mo na ako magluto. Ginabi na tayo sa palengke. Oo nga, Ate Lena. Pero okay na rin. Nabili naman natin lahat ng kailangan natin habang nandito tayo. Hala, napakarami niyo ang binili ah. Tatlong araw lang naman tayo rito ah. Gagala pa tayo. So, sa labas tayo madalas kakain. Hindi lang naman puro pagkain ang binili namin. Bumili na rin kami ng toiletries. Nagsalang na ako ng sinaing, Ate Lena ah. Salamat, Sophie. Anong lulutuin mong ulam, Ate Lena? Aadobohin ko na lang itong karneng baboy. Si Mark ba gising na? Nako, ewan ko dun. Baka tulog pa. Lalabas yun pag nagutom. Pakitingnan mo na sa kwarto at gisingin mo na. Wala na kamo siyang itutulog. Palabasin mo at sabihin mong maghahapunan na tayo. Sige, Ate Lena. Magluto na lang muna kay ni Sophie dyan, ha?
Kumain kayo mabuti. Maaga tayong matulog ngayong gabi para maaga tayong makagala bukas. Oo. Sulitin na natin ang bakasyong to dahil hindi naman tayo magtatagal dito. Sasamantalahin lang natin na magkasunod ang holiday at weekend kaya tayo nakapagbakasyon. Pagbalik natin sa Manila, back to school na tayo. Grabe. Ang sarap mo talaga magluto, Ate Lena. Alam mo, kapag ikinasal na kayo ni Mark, hindi na siya lugi sa'yo. Busog siya lagi, sigurado. Oo nga, Ate Lena. Ngayon ko lang din natikman tong adobo mo. Masarap talaga. Yan ang dapat mong inaaral, ang pagluluto, dahil mahilig akong kumain. Bakit? Ikaw ba magiging asawa ko? Bakit? Akala mo ba meron pang ibang manliligaw sa'yo? At bakit naman wala? Hindi naman ako pangit, no? Uupakan ko lahat na magtatangkang pumorma sa'yo. Nako, kumain na nga kayong dalawa. Nagdikit lang kayo, nagbabangayan na agad. Para kayong aso't pusa. Ay! Kayo brown out! Nako! Kung kailan naman kumakain at saka pa nawala ng kuryente. Bihira naman yan, no? Oh, nagsibili ba kayo ng mga kandila? Hindi. Ah, teka, maghanap ako. Baka meron dyan. Huwag ka na maghanap, Ate Lena. May dala akong kandila. Boy Scout yata ako. Ba't ka naman nagdala ng kandila? Pinagdala ako ng tatay. Sabi niya, madalas daw ang brownout dito. Kaya magdala raw ako ng kandila para may magamit tayo sakaling mawala ng kuryente. O, di ba? Tulad nito. Oo nga, mabuti na lang at sinunod mo ang sabi ng tatay mo, Ethan. Teka, kukunin ko lang sa bag ko, ha. Pampihira naman, oh. Napakadilim. San ba yung daan papuntang kwarto? Bilisan mo, Ethan, ha, para makapag-dinner by candlelight tayo. Ito na! Romantic, di ba? Oh, anong gagawin natin ngayon? Paano tayo matutulog eh? Napakainit ng panahon. Walang electric fan kasi walang kuryente. Tulog na naman? Eh, kagigising mo lang ah. Mabuti nga, nakatulog na eh. Alam nga naman magdamag akong gising. Siyempre, matutulog pa rin ako, no? Hindi na ba magkakaroon ng kuryente ngayong gabi? Hanggang kailan ba itong brownout na to? Yan ang hindi natin alam. Ikaw ba, Ethan, alam mo? Hindi rin. Magpaypay na lang tayo sakali mang hindi na magkaroon ng kuryente ngayong gabi. Mauupos na ang kandila, Ethan. Magsindi ka pa nga ng isa. Ano kaya kung maglaro tayo? Total, wala namang kuryente. Hindi pa naman tayo matutulog, kaya dapat may activity tayo. Anong laro naman? Tsaka paano tayo maglalaro kung ganitong napakadilim? Kailangan nga natin yung dilim sa larong gagawin natin. Tsaka yung kandila. Anong game yun? Tsaka ba't kailangan ng kandila? Horror ba yun? Alam niyo yung Bloody Mary? Yun ang lalaroin natin. Naku, nakakatakot nga. Naku, parang ayoko na yata. Sus! Napaka-killjoy mo naman. Eh bakit ba? Natatakot ako eh. Ikaw na lang maglaro kung gusto mo. Sige Mark, laro tayo. Ate Lena, sali ka na rin. Ano ba ang mechanics ng larong Bloody Mary? Para mas exciting. Isa-isa tayong papasok sa banyo, dala ang kandila. Sasara ang pinto. Tapos, sisindahan ang kandila. Bakit sa banyo? Kasi di ba may malaking mirror doon? O tapos? Ititirik sa sink ang kandila. Tapos, sa harap sa salamin. At saka babanggitin ng dahan-dahan at tatlong beses ang Bloody Mary. Ang creepy naman. O, ano mangyayari pagkatapos banggitin ng tatlong beses ang Bloody Mary? Yun nga ang laro. Alamin natin kung ano ang mangyayari pagkatapos. Dapat sa salamin nakatingin. Sabi kasi sa mechanics ng game, may lalabas daw na dugo ang babae sa refleksyon sa salamin. Ay, yuko! Ano ba yan? Mamamatay ako sa takot pag may nakita akong ganun. Ano, Ethan? Lena, game ba? Sophie, sumali ka rin. Natatakot ako, Ate Lena. Hindi ko kaya. Ang arte-arte naman ito. Nandito lang naman kami sa labas ng banyo. Sumali ka na, Sophie. Para mas masaya. Pauunahin natin si Mark. Total, siya naman ang nakaisip nito eh. Naku, basta. Pag ako nasa loob ng banyo, huwag niyo akong iiwan dito, ha? Eh, saan naman kami pupunta? Gabi na nga, di ba? Wala pang kuryente. Ay, siya. O ano? Game? Game! Game din ako. Parang yan lang, eh. Di naman ako duwag, no? O ano, Sophie? Sige na nga. Tara. Punta tayo sa labas ng banyo. Ethan, dalhin mo ang mga kandila at posporo. Ako na ang una. Basta, walang atras, ha? At tayo papasok at gagawin ang dapat gawin. Thank you.
nandito na ako sa loob ng banyo. Nakasara na ang pinto. Tapos isindihan ko na ang kandila. Ayan. Isindi na ang kandila. Sabi kailangan daw itirik ang kandila sa lababo na nasa harapan ng salamin. Tapos kailangan humarap ako sa salamin. Tapos pagitin ng 3 beses ang pangalan. Nakaharap na ako sa salamin. Ang weird ng pakiramdam. Di naman ako natatakot pero bakit parang kinakabahan ako? Eto na. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Wala namang lumabas na babae sa salamin ah. Teka. Maghihintay pa ako ng ilang segundo. Wala talaga. Ay, challenge done. Sa loob. Ikaw naman. Pumasok ka na. Dalhin mo yung kandila sa loob. Ano nga nakita mo sa loob? Pumasok ka na nga para malaman mo. Hmm? Pamisteryoso ka pa dyan. Pumasok ka na, Telena. Sige, it's my turn. Papasok na ako, ha? Oh, good luck. Mag-iingat ka sa loob. Hindi po ako natatakot. Okay, sisindihan daw ang kandila. Mm-hmm. Okay, next step, itirik ang kandila sa sink, then haharap sa salamin. Tapos, sasabihin ang pangalan ng 3 beses. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Ano nangyari? Ganun lang? Asan ang Bloody Mary na makikita ko raw ang refleksyon sa salamin? Wala naman ah. Makalabas na nga. Oh, ikaw naman, Sophie! Eh, hindi ba nakakatakot, Adelena? Malalaman mo pag nasa loob ka na. Pasok na, Sophie! Eh... kung ikaw na kaya muna. Ako na ang huli. Gusto ba ikaw ang panghuli? Tapos habang nasa loob ka ng banyo eh, pumasok na kami sa kwarto at iwanan ka rito. Huy, yan ang huwag niyong gagawin ah. At Elena, pahiram ng posporo at papasok na ako sa banyo. Sisindihan ko na ang kandila. Tapos, ititirik daw sa sink. Diyos ko, tama pa itong ginagawa ko. Haharap na ako sa salamin. At sasabihin ang pangalan ng 3 beses. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Ay! Sophie! Ano nangyayari dyan? Ate Lena! Namatay si Din ng kandila! Ang dilim dito! Hala, Ethan! Hala, nandiyan na siya, umanda ka!
Sophie, hindi ako natatakot, no? Kahit lumabas pa siya ngayon dito, ilalabas ko siya dyan at ipapakilala ko pa sa inyo. Bilisan mo na, Ethan. Inaantok na ako, eh. Sandali lang. Huwag niyo ako madaliin. Ano nga ba to? Una, kailangan ko munang sindihan tong kandila. Yan. Tapos ititirik dito sa lababo na nasa harapan ng salamin. Yan. Tapos, haharap sa salamin. At bibigkasin ng 3 beses ang pangalang. Ito na. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Ethan! Ano nangyari sa'yo? Alisin niyo! Alisin niyo! Ang alin! Anong maalisin? May bumagsak sa buha ko! May bumagsak sa buha ko! Butiki yata eh! Alisin niyo! Wala naman ah! Akala ko ba hindi ka takot? Meron! Sa Bloody Mary hindi! Pero sa butiki! Oo! Oh, takot na takot ako doon! Matulog na nga tayo! Wala namang kwenta ang larong to! Wala naman lumabas na Bloody Mary. Sayang lang ang oras. Matulog na tayo, Sophie. Mukhang hindi na magkakakuryente. Binuksan ko na lang ang bintana para pumasok ang hangin. Sige, Ate Lena. Naantok na rin ako eh. Good night, Sophie. Good night, Ate Lena. Ate Lena? Bakit? Hindi kaya biglang lumitaw dyan sa bintana si Bloody Mary? Ano naman ang gagawin niya dyan sa bintana? Eh di ba tinawag natin siya kanina? Baka naman na-late lang siya nang dating, kaya dyan na lang siya magpakita sa bintana. Naku, Sophie. Kalimutan mo na si Bloody Mary. Laro lang yun. Hindi yun totoo. Pero paano nga kung totoo siya, Ate Lena? Kung sakaling totoo man siya, ano naman ang magagawa ng isang kaluluwa sa taong buhay? Hindi natin alam, pero pwedeng meron. Katulad ng ano? Magalit sa atin dahil ginulo natin siya. E di magalit siya hanggang gusto niya. Sino kaya yung kumakatok? Oh, Ethan! Anong ginagawa mo rito? Matutulog na ako. Mark, pwede bang dito muna ako matulog? Ha? Bakit naman? Hey, natatakot ako sa kwarto ko eh. May malaking salamin din kasi dun eh. Oh, ano naman kung may malaking salamin dun? Eh, paano kung biglang dun lumabas si Bloody Mary? Ethan naman! Naniniwala ka ba talaga sa Bloody Mary na yon? Ano mo? Hindi. Ewan. Basta dito muna ako matutulog. Sige na, pumayag ka na. Oh, siya, pumasok ka. Huwag kang malikot matulog, ha? Salamat, Mark. Pasensya na. Parang iba lang kasi talaga ang pakiramdam ko nun eh. Kala ko ba hindi ka takot? Eh, duwag ka naman pala eh. Duwag agad? Hindi ba pwedeng nag-iingat lang? Nag-iingat naman saan? Ha? Kahit saan. Basta, mas okay naman na may kasama ka sa kwarto eh. Mas okay na may kasama ako? O mas okay na may kasama ka? Dami naman tanong. Kahit ano mo. Basta, dapat hindi tayo nag-iisa lang sa kwarto. Mabuti nandito ka. Binangungot ako.
May multo! May kaluluwang humabol sa akin! Kaluluwa? Oo, babae! Matilena, babaeng kaluluwa! Mabaing multo. Ewan ko. Basta, inahabol niya ako. Hindi ko alam kung anong gusto niya. Nakakatakot siya. Inahabol niya ako. Ayaw niya akong lubayan. Kumalma ka, Sophie. Panaginip lang yun. Hindi yun totoo. Hindi yun mangyayari. Kahit kailan. Sophie, gising na. Nakapagluto na ako ng almusal. Nasa kusina na rin sina Mark at Ethan kumakain. Napasarap yata ang tulog mo. Sophie? Sophie! Bago na! Sophie! Uy, ang init mo ah. Sophie, nilalagnat ka. Teka, titignan ko kung may gamot tayo, ha? Telena, susuka ako. Ha? Okay, kaya mo bang bumangon, Sophie? Halika, ibabangon kita. Dadalhin kita sa banyo. Sakit na ang ulo ko. Kinikinawa ko, Telena. Halika, halika. Bumangon ka. Dahan-dahan lang. Hindi ko kaya, Telena. Sophie! Sophie! Mark! Ethan! Tulungan niyo ako! Si Sophie! Ano nangyari? Sophie, napapano ka? Ang taas ng lagnat niya. Napakainit niya. Tapos, sumuka siya. Naku, Ate Lena. Dali na natin siya sa ospital. Baka ako napapano na si Sophie. Ayoko. Ayoko sa ospital. Bigyan niyo na lang ako ng gamot. Pero Sophie... Gamot na lang, Ethan. Ayoko sa ospital. Pag medyo bumaba na yung lagnat ko, babalik na ako sa Manila. Uuwi na ako. Ayoko na dito. Gusto ko na umuwi. Maraming salamat sa paghatid sa akin dito sa bahay, Ate Lena. Kuya Mark. Oh, kumusta na ang pakiramdam mo? Medyo may lagnat pa rin ako, pero hindi na kagaya ng kaninang umaga. Pasensya na kayo ah. Di na natuloy ang bakasyon natin dahil sa akin. May isipin yun. Mas importante ang kalusugan mo. Kung wala kang kasama dyan sa bahay nyo, pwede naman kitang samahan eh. Huwag na, Ethan. Nandiyan naman si Mami sa loob eh. Kachat ko siya kanina habang nasa biyahe tayo. Sige, ikaw ang bahala. Basta kung may kailangan ka dyan, sabihin mo lang kagad ako. Salamat, Ethan. Aalis na kami, Sophie. Pumasok ka na sa gate. Oo, Ate Lena. Salamat ulit, ha. Thank you din sa inyo, Kuya Mark. Naku, pagaling ka kagad, Sophie. Huwag mong kalimutang inumin ang gamot mo. Sophie, tawagan kita mamaya pagdating ko sa bahay, ha. Kumusta ang pakiramdam mo? Wala ka na bang lagnat? Sinat na lang to, Ethan. Itutuloy ko ang pag-inom ng gamot at ipapahinga ko na lang. Baka bukas okay na ako. Dapat di ka na tumawag eh. Alam kong pagod ka sa biyahe. Dapat nagpahinga ka na lang din. Bored kasi ako dito eh. Wala pa pala ang parents ko. Pumunta raw sa bahay ng ate ko sa Novaliches. Kaya ito, nakaiga na ako. Tinawagan lang kita bago ako matulog. Sophie, ikaw ba yun? Hmm? Alin? Tinawag mo ba ako? Dalawang beses. Hindi oh. Eh, sino yun? Alin nga? Wala. Baka guni-guni ko lang. Magpahinga ka na nga, Ethan. Baka pagod ka lang. Baka nga. Sige, Sophie. Magpagaling ka kagad ah. Love you. Bye. Sino ka? Sino ka? Nasaan ka? Magpakita ka sa akin! Kala mo matatakot mo ako?
Kung ayaw magpakita, matutulog na ako. Sino ka? Bakit? Bakit ka nakalutang? Ethan! Maniwal mali ko! Maniwal mo ako! Hindi ako makahinga! Wala na siya! Nasaan na siya? Nasaan ka na? Nasaan ako? Ba't ako nandito sa isang kwarto na puno ng iba't ibang malalaking salamin? Salamin. Bakit parang grit siya habang nakatingin sa akin? Sophie! Sino ka? Sophie! Lubayan mo ako! Ito ang base. Ibabato ko to sa salamin para mawala ka na sa paningin ko! Sophie! Tigilan mo na ako! Ano pong panaginip yun? Bakit ganun? Parang napakaginaw. Di naman ako nag-on ng aircon kagabi, ah. Ano to? Bakit may makakalmot ako sa braso? Pati sa katawan? Ano nangyari? Wala naman to kagabi bago ako matulog, ah. Teka, makabaong na, ah. Ano? Sino tong babae nakatayo sa paanan ng kama ko? Nakatakot ang mata niyang nakatitig sa akin. Parang galit siya sa akin. Panaginip lang ba yung nakita ko kanino umaga o totoo ba yun? Sinong mag-aakala na umaga-umaga ay makakita ako ng multo? Walang maniniwala sa akin. Wala naman ah! Sino yung babae nakita ko sa rearview mirror? Namamalikmata yata ako. Pero hindi eh. Kung may babae nang lilisik ang mga mata na nakaupo sa likod ng kotse. Naglalaroan na yata ako ng mga masasamang elemento. Tumatawag si Lena. Oh, Lena! Napatawag ka! Mark, kailangan nating mag-usap. Tayong apat kasama sina Sophie at Ethan. What? Bakit? Tungkol naman saan?
tungkol kay Bloody Mary? Nagpakita rin ba sa inyo yung babaeng parang galit at nanilisa kamamata? Diyos ko! Sa'yo rin ba, Mark? Nagpakita rin siya sa'yo? Kausap ko si na Ethan at Sophie kanina. Sinabi nila na may kaluluwang nagpaparamdam sa kanila. Nagpakita mismo sa akin kanina umaga ang kaluluwa. Ang totoo, nagising ako na may makalmot sa braso at katawan. Di ko nga alam kung saan ko nakuha. Diyos ko! Oo, tapos pagbangon ko, nakita ko ang isang babaeng may nanlilisik na mamata. Nakatitig sa akin. Gusto kong kausapin pero walang lumabas ng salita sa bibig ko. Hanggang sa bigla na lang siyang nawala. Mark, baka siya nga yung Bloody Mary na tinawag natin nung naglaro tayo. O baka siya yung kaluluwang na istorbo natin nung naglaro tayo ng Bloody Mary. Hindi ko alam, Lena. Baka nga si Bloody Mary na yun. Kaya kailangan talaga nating mag-usap. Kailangang malaman natin kung paano siya mapapatigil sa pagsunod at panggugulo sa atin. Kani-kanina lang, bago ka tumawag. Akala ko nga, namamalikmata lang ako. Dito siya kanina. Nakaupo sa likod ng kotse ko. Nagulat nga ako nang makita ko siya sa rearview mirror. Pero wala naman siyang dugo. Nakakatakot lang itsura niya. Mark, sinundan niya tayo. Hindi siya nagpakita sa banyo. Pero sumunod siya sa atin at isa-isa niya tayong ginugulo. O siya, sige, magkita tayong apat mamayang hapon. Diyan na lang sa bahay niyo, ha? Sige, hihintayin ko kayo. Wala akong kasama rito, eh. Sabihin mo na rin sina Sophie at Ethan. Kailangan malaman natin kung bakit tayo sinundan ng kaluluwang yun. Paano natin siya mapapabalik kung saan man siya nanggaling? Mabilis na dumaan, pero wala naman. Psst! 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 Sino yan? Magpakita ka sa akin! Kung may gusto ka sabihin, magpakita ka at sabihin mo. Huwag mo kaming patuloy na takutin! Psst! Ayun! Dumaan siya sa labas ng bintana! Nakita ko sa kurtina ang anino niya. Nasaan ka? Magpakita ka sa akin! Psst! Lena! Oo! Ako si Lena! Nasaan ka? Anong gusto mo? Bakit mo kami sinundan hanggang sa mga bahay namin? Magpakita ka! Kausapin mo ako! Hindi kayo maniniwala, pero kahit ako, dinalaw din ang kaluluwang dumalaw sa inyo. Ako, nakita ko siya mismo. 2 beses na. Nakakatakot ang mamata niya, parang laging galit. Ako naman, sa panaginip ko lang siya lagi nakikita. Baka mamatay na ako kapag nagpakita siya mismo sa personal. Ako, nakita ko na rin siya sa personal. Pero ewan ko kung personal nga ba yun o panaginip lang. Bakit di mo alam? Ba't di mo sinigurado? Basta ang alam ko, natulog ako. Tapos, nagmulat ako ng mata. At nasa harapan ko na siya. Nakalutang. Sa ibabaw ko. Tapos, hinawakan ng lego at sinakal ako. Ate Lena, sa tingin ko, konektado to sa Bloody Mary game na ginawa natin. Sabi ko sa'yo eh, hindi siya lumabas sa mirror noon. Dahil na-late siya nang dating. Kaya sumunod na lang siya sa atin. Pero walang dugo sa mukha ang babaeng multo na nakita ko. Pwedeng hindi siya si Bloody Mary, kundi isang kaluluwang nagambala natin yung tawagan natin ng kaluluwa ni Bloody Mary. At dahil nagambala natin siya, kaya tayo naman ngayon ang ginagambala niya. So ano ang dapat natin gawin para tigilan niya tayo? Dapat na tigilan niya tayo? Kung gabi-gabi ko siyang mapapanaginipan, naku, I swear na ko, masisiraan ako ng ulo. Oo, ako rin. Hindi healthy sa isip natin kung lagi niya tayong pupuntahan at magpapakita siya sa atin. Nakakatakot yun. Alam mo, naisip ko nga, nung nagpakita siya sa akin habang nagmamaneho ako, pwede maging dahilan yun na aksidente. I agree. Pwedeng talagang mapahamak tayo kung patuloy siya magpapakita o magpaparamdam sa atin. Anong gagawin natin ngayon, Ate Lena? May
napanood akong documentary sa TV. May na-feature doon na isang espiritista. Taga Bulacan. Kung okay sa inyo, puntahan natin. Yung espiritista. Hingi tayo ng tulong. Sige, subukan natin. Lahat ng posibleng paraan para maitaboy natin ang kaluluwa ay gawin natin. Wala namang mawawala eh. Natatakot ako. Pero wala tayong choice kundi subukan yan. Okay lang din ako. Basta tigilan lang ako ng kaluluwang yun. Gagawin ko kahit ano. Malapit na tayo. Base dito sa Google Map eh, malapit na tayo sa bahay ng espiritistang si Aling Adora. Bilisan mo na ang pagmamaneho. Ingat ka lang kasi baku-baku na ang daan. Sophie, napanaginipan mo pa ba kagabi yung kaluluwa? Oo, walang palya. Napapanaginipan ko gabi-gabi ang babaeng kaluluwa. At kagabi, napansin kong mas galit na siya sa akin. Ganun din ako eh. Paulit-ulit ko siya nakikita sa tuwing gumigising ako at paulit-ulit din niya akong sinasakal. Tapos kapag hindi na ako makahinga, bigla na lang siya nawawala. Sa akin din, pakiramdam ko ay binabantayan niya ako sa pagtulog. Dahil sa tuwing gigising ako ay naroon siya sa paanan ko at nakatitig lang sa akin. Pero kita ko ang galit sa mga mata niya. Ikaw ba, Lena? Ano ang mga karanasan mo sa babaeng multo? Lagi akong nakakarinig ng mga sit-sit. May pagkakataon naman na tinatawag niya ang pangalan ko. Nakita mo na rin ba mukha niya? Hindi ko pa nakikita ang mukha niya dahil laging mabilis kapag dumadaan siya sa gilid o sa harapan ko. Minsan naman, anino niya lang ang nakikita ko sa kortina kapag dumadaan siya sa gilid ng bintana. Ay, mabuti na lang at wala pa naman siya nasasaktan sa ating apat. Maliban dito sa mga kalmot sa braso at katawan ko. Sana naman ay matapos na ang problema natin tungkol sa kaluluwang yan pagkatapos nating makausap si Aling Adora. Ay, naku. Naniniwala ako matutulungan niya tayo. Sana nga ay matulungan tayo ni Aling Adora na maitaboy na ang kaluluwa pabalik sa kung saang dimensyon ng mundo man siya nang galing. Oh, naku siya. Nandito na yata tayo. Itong bahay sa tapat natin. Ito ang bahay ni Aling Adora. Tandang-tanda ako, ito yung bahay niya na ipinakita sa documentary na ipinalabas sa TV. Tuloy kayo. Kanina ko pa kayo hinihintay. Ha? Alam niyo po na darating kami? Oo. Pinag-uusapan niyo pa lang ako. Alam ko na. Kaya pinaghandaan ko ang pagdating niyo. Paano niyo po nalaman na dadating kami? Wala kayatang tiwala sa kakayahan ko. Hindi naman po sa ganun. Nagtataka lang po ako. Oh, sige, pumasok kayo. Dito tayo mag-usap sa loob. Aling Adora, ako po ang nagsabi sa mga kasama ko na puntahan ka namin dito sa bahay mo. Napanood kasi kita sa telebisyon. Mas dumami talaga ang humihingi ng tulong sa akin mula nang ipalabas ako sa telebisyon. At kaligayahan ko na ang tumulong sa mga nangangailangan sa akin. Kung ganun po na alam niyong pupunta kami rito, eh di alam niyo rin po na kung bakit kami nagpunta sa inyo. Tama ka, Iho, alam ko. Kahit hindi niyo pa sinasabi, magsiupo kayo ng pabilog dito sa sahig at magkapit kamay tayong lahat. Ano man ang makita niyo o marinig, walang bibitiw sa hawak niyong kamay. Naiintindihan niyo ba ang ibig kong mangyari? Opo, Aling Adora. Naiintindihan po namin. Magsiupo na kayo para makapagsimula na tayo. Hindi kayo uuwi nang hindi natin nakakausap ang espiritong ginambala niyo. At ngayon ay gumagambala naman sa inyo. Wala nang ilaw na bukas maliban sa mga kandila. Dapat panatilihin nating tahimik ang paligid. Sa gitna natin ay nariyan lamang ang asin, tubig at mga bulaklak. Para saan po yung asin, tubig at mga bulaklak?
Ang asin, tubig at mga bulaklak ay mahalagang bahagi ng ritual para sa pagsumamo sa kaluluwa. Dahil sa kanilang mga simbolikong kaulugan at mga katangian na pinaniniwala ang nagpapalakas ng ritual. Ang alam ko, ang bulaklak ay pwedeng ialay sa mga yumao. Tama ka. Maliban doon, ang bulaklak ay nagpapakita ng koneksyon sa kalikasan at sa pag-iikot ng buhay at kamatayan. Ito ang tutulong sa paglikha ng maayos na kapaligiran para sa pagdating ng kaluluwa. At ang tubig naman ho ay simbolo ng kalinisan, di ba? Mahusay ka. Sinisimbolo rin ng tubig ang buhay at kasaganaan na tumutulong sa pagbuo ng matibay na yumao na koneksyon sa espiritual na mundo at sa mga yumao. Alam ko ang tungkol sa asin. May nabasa ako dati tungkol doon. Pinaniniwala ang asin ay may kakayang linisin at itaboy ang masasamang espiritu o enerhiya. Ang asin din ang gagamitin natin upang palakasin ang epekto ng ritual at masigurong mabisa ang mga pagkilos at dasal na ating gagawin. Magsihanda na kayong apat. Handa na po ako. Handa na rin po ako. Ako rin po, handa na. Handa na ako, Halinga Dora. Ipikit nyo ang inyong mga mata at maghawak kamay kayo. Ano man ang mangyari, huwag na huwag kayong titilat. At lalong huwag kayong bibitaw sa pagkakahawak sa kamay ng inyong katabi. Kaluluwang hindi matahimik. Alam kong nandito ka at sumunod sa mga taong minsan ay gumambala sa'yo. Ipadama mo sa amin ngayon ang iyong presensya. Kaluluwang hindi matahimik. Magparamdam ka at sabihin kung ano ang inyong mensahe. Gusto ka naming makausap ngayon at dinggin ang inyong mga hinay. Parang may dumaang malakas na hangin. Mukhang namatay ang kandila. Huwag kayong didilat. Ang hangin ay senyales na handa na magparamdam ang kaluluwa. Lena! Ano nangyari sa'yo? Ate Lena! Bakit ka sumisigaw? Ate Lena! Okay ka lang ba? Huwag kayong didilat. Sumasanib kay Lena ang kaluluwa. Hindi niyo ba ako titigilan? Kayo ang unang nanggulo sa aking pananahimik. Ano ang pangalan mo? Bakit mo sila sinundan at paulit-ulit kang nagpaparamdam sa kanila? Ako si Mariam. Isa akong ginawang parausan ng mga Hapon noong panahon ng giyera. At pagkatapos, pinatay nila ako at tinapon sa dagat. Hindi ako nabigyan ng maayos na libing. Pasensya ka na sa amin, Mariam. Kung nagambala namin ang iyong kaluluwa, wala naman kami intensyon na guluhin ka. Patawarin mo na sana kami. Oo nga, Mariam. I'm sorry. Huwag ka na magpakita sa panaginip ko. Sobrang natatakot na ako eh. Sorry talaga. Sabihin mo, anong pwede namin gawin para mapatawad mo kami? Mariam, humingi na sila ng kapatawaran sa kanilang nagawa sa'yo. Sana'y bukas ang puso mo sa pagpapatawad. Kung saan ninyo ako tinawag, doon lang din ninyo ako maaaring ibalik. Makakaasa ka. Gagawin nila ang gusto mo, Mariam. Kung tapos na ang iyong mensahe, salamat sa iyong pagdalang. Paalam. Paalam, Mariam. Salamat sa iyong presensya. Lena! Nabitiwan ni Lena ang kamay ko! Oo nga! Nakabitiw rin siya sa kamay ko! Nawalan siya ng malay. Umalis na sa katawan niya si Mariam. Maaari na kayong dumila. Maraming salamat po sa tulong niyo sa amin, Aling Adora.
Hindi namin alam kung paano kami makakabayad sa'yo. Huwag mong isipin ang bayad. Ang mahalaga ay matatahimik ng muli ang inyong mga buhay. Pumunta kayong muli sa lugar kung saan ninyo tinawag ang kaluluwa ni Mariam at mag-alay kayo sa kanya ng bulaklak at kandila. Mas mabuti rin kung magpapamisa kayo para sa kanyang kaluluwa sa simbahan sa lugar na yun. Gagawin po namin lahat ng sinabi niyo, Aling Adora. Tutuloy na po kami, ah. Maraming salamat, ho. Thank you po, Aling Adora. Maraming salamat po. Mag-iingat kayo at sana huwag niyo na ulit susubukang tawagin ang kaluluwa ng sino mang yumauna. Makakaasa po kayo. Nandito na tayo. Sabay-sabay na tayo mag-alay ng kandila at bulaklak para sa kaluluwa ni Mariam. Mag-alay na rin tayo ng taimtim na dasal. Mariam, gusto lang namin humingi uli ng tawad sa'yo sa ginawa namin paggambala sa iyong pananahimik. Saan mo na? Hindi na namin ito uulitin. At sana, magkaroon na ng kapayapaan ang kaluluwa mo dyan sa kabilang buhay. Salamat sa leksyon na itinuro mo sa amin na ang kaluluwa ng mga yumao ay dapat igalang at huwag istorbohin. Sorry ulit, Mariam. Tanggapin mo itong mga kandila at mga bulaklak bilang alay namin sa'yo. Ituring mo ang mga ito na simbolo ng buong puso naming paghingi ng paumanhin sa'yo. Pabalik na tayo ng Maynila. Wala ba kayong nakalimutan dalhin? Wala naman. Bakit? Meron ba? Kung ganun, may biyahe na tayo. Sana sa pagbalik natin sa Manila ay bumalik na rin sa normal ang ating mga buhay. Wala nang masasamang panaginip at wala nang nakakatakot na pagpaparamdam ng kaluluwang hindi matahimik. Wala na yan. Pinatawal na tayo ni Mariam. Kailan tayo ulit magbabakasyon dito? Pwede sa ibang lugar na lang, Ate Lena. Natatakot ka na sa ancestral house namin? Hindi naman. Pero syempre, pag nandito na tayo, lagi nating maaalala yung nangyari. Kalimutan na natin ang masama nangyari. Tapos na yon. Mag-move on na tayo. Sige na, Mark. Magmaneho ka na at siguradong gagabihin na tayo bago makabalik ng Manila.